may dapat tayong malaman dito sa year 2006, 10 piso by metallic coins. So, may mga bagay tayong dapat talinawin. Siyempre, kasi sa kasalukuyan, ang record nitong year 2006 ay iisa lang. Guys, no? Kaya dapat punin nyong mapanood ang video ito. Okay guys, welcome back sa ating channel, Kalimeo9 po. Huwag pong kalilimutang mag-subscribe, syempre, at paki-on ang notification bell para palaging updated at mag-join sa ating membership, guys. Guys, ang ating pong magiging topic, sabi ko nga kanina, year 2006. Ito po ang ating bariyang, dalawang piraso ito, dahil isa po dito ay yung pong merong record sa n.numista.com. At yung isa naman, at itong nasa kanan, ano, medyo nag-aalanganin ako eh. Yan, naisipan kong i-content tulad naman ng ating palaging ginagawa at ay hinihingi ang inyong mga opinion kasi hindi naman natin alam lahat eh, no? So, pupunta muna tayo dito sa n.numista.com para kumuha siyempre ng detalye tulad ng dati, no? Kasi hindi naman natin nga alam lahat dahil kung alam natin lahat eh, by dapat eh, mayaman na tayo ngayon. Ayan, nandito yung full pictures. Ayan, sa mga baguhan at di pa nakakaalam, n.numista.com lang nire-recommenda. At dito yung full specs ng 10 piso. Nandyan yung reverse at nandyan din yung reverse na barya. At dito po sa mga comments, dyan nyo po makikita yung mga sinasabi ng Daiwan A, B, C, and D. Ayan po yung mga tinatawag na variation sa 10 piso. At may mga link dito na pwede nyo puntahan. I-click nyo lamang yung mga yan para makikita nyo yung mga detalye na ibinibigay ng mga numismatis din, ano. Kaya hindi po tayo nag-iimbente, no. Pero po tayong basihan palagi at tayo ay gumagawa ng content para ipaliwanag lamang sa inyo. So, year 2006 tayo. 32%. Ayan, at nag-iisa lang dahil yung sumunod is year 2007 na. Reverse 1C lamang ang merong variation. At nandito na rin lang, no, sa from fine condition to uncirculated condition, meron na pong value dito ha sa Numista, guys. At sabi ko nga kanina eh, dalawa yung ating 10 piso doon dahil yung isa nga doon nag-aalanganin ako na hindi siya reverse 1C eh. Pareho siyang reverse 1 pero mukhang hindi siya C, parang sa tingin ko ay B po siya. Kaya kikilatisin natin yan, no. Nasimulan nyo na yung video. Samahan nyo po akong kilatisin natin yung isang 10 piso na yon. Dahil po pag nagkataon, eh wala pang record dito. Diba kadalasan ganun? Walang record. Kadalasan yun po ay masasabi nating rare. Pag napatunayan natin na yung isang 10 piso na yon ay reverse 1B. Ito siya. Ayan. Dalawang year, 2006. Magaganda pa ang kondisyon nitong mga to, guys. Ito po yung merong record. Itong una nating ibinaliktad dito sa may kaliwa at magagamitan natin yan syempre ng ating paboritong gadget, yung gamit ng alien, no, super zoom, para makita natin itong stars dito. Ayan, no, reverse 1 din siya. Pero magiging siyan kapag na-discover mo na yung star ay medyo tawag dito yung medyo matutulis lang siya, no, yung semi-sharp, yung medium, ayun, medium sharp pointed stars, yung po yung descriptions ng C na stars. E, tingnan natin at hayaan natin luminaw yung glass itong yung lens nitong cellphone natin para makita natin yung stars niyan. So napansin niyo, diba yung tatlong stars na yan eh medium sharp siya. So sinabi naman doon sa record eh, no, reverse 1C. So ito pong isa na to ay reverse 1C po. Makikita naman natin ah. At ito yung sinasabi ko na isa na walang record, year 2016 siya, no. At almost uncirculated ang condition nito. Bihira tayong makakakuha nito. Kaya pag na-approve nga natin yan, sigurado, guys, lilibuhin ang magiging value nito year 2006 na magiging reverse 1B kung mapapatunayan nga natin. No? Kaya pagmasdan po ninyo mabuti, guys. Yan. Tumutok po kayo ha, sa stars lang. Ha. Pareho naman ang reverse 1 yan. Pero tignan nyo yung star niya.
Ayan, close up na yan, ano. Hindi siya pointed. Guys, hindi rin naman siya plumeria. Yung A, no? Pag sinabi kasi yung A, plumeria shape yun. Pag sinabing B, pointed lang. At ayan po siya. Mukha siyang star, pero hindi siya medium sharp. Kita nyo po. Ayan. Tignan nyo yung tatlong stars. Especially yung nandyan sa babang star na yan. Kasi dyan sa baba, yung pinaka the best niyang forma, no, ng mga star sa 10 piso. Imbaling natin sa glit dito sa may reverse 1C. Ayan, no. Kita agad yung pagkakaiba dahil itong reverse 1C na common na merong record. Nakikita mo agad yung mga kanto, yung tulis ng kanyang stars. At pagdating dito sa isa, eh wala siyang halos tulis, eh. Maituturing natin na ito po ay reverse 1B. Ano sa palagay nyo, guys, no? Kung ako po tatanungin nyo, eh, sa palagay ko, eh, hindi ako mapalagay dito. Kasi nga, ayan, eh, kitang-kita naman natin yung pagkakaiba. Kasi kung parehong-pareho yan, eh, dapat po, parehong-pareho po yung shapes ng kanya-kanyang mga stars. Di po ba? Di naman tayo pwedeng, di naman natin pwedeng gawin yan. Sabi ko nga dati sa isang content, di naman ako gumagawa ng barye. Ang gumagawa po niyan ay mga bangko. So, ang sisihin nyo po, yung BSP, no? Ayan, so ina-explain ko lang naman sa inyo, guys, kasi kaya nga natin na tinatalakay itong mga variation. Kasi nga, marami ng variation, eh. Like for example, yung year 2008, eh. Sa ngayon nga, eh, sa observation ko, parang limang variation na ang meron sa may year 2008 na bimetallic 10 piso. Kasi ayon doon sa mga binabahagi ng ating mga subscribers sa ating Facebook page, di ba? Nakikita ko tuloy doon at nakakatulong po yung page natin para mas matuklasan pa natin yung mga ibang variation dito sa mga 10 piso. Ganon din sa mga ibang barya katulad sa piso, di ba? Ganon din sa mga 5 piso at yung mga old coins. Kaya syempre, guys, mas mabuti na kahit papaano ay nag-i-explore lang naman tayo. Ini-explore natin itong mga kaalaman dito sa mga barya natin. Kasi nung una, nung hindi pa natin ito natututunan, alam natin, eh, yung years lang, di ba? Pag may barya tayo, year 2006, 2007, 2008, alam natin yun lang yun. Yun pala, eh, bawat years yan ay may ginawa itong Bangko Sentral ng Pilipinas na mga variation. Hindi man lahat ng years, guys, ano, pero yung iba dyan may mga specific date na meron talaga ang mga variation. Ayun po yan. So ayan, no, bago tayo magtapos, huwag kalilimutan mag-subscribe, syempre. At maraming salamat ulit sa inyo, guys. No. Hanggang sa susunod po. God bless po sa inyo lahat.